Okay, so yung topic natin ngayon will be Mathematics Integral Calculus 1. Okay, so sige, huwag nating patagalin. No? Let's start our discussion. So ito sa isang napaka-importanting konsepto na maitatahi mo doon sa previous na topic natin, which is Differential Calculus. So, sabi dito kasi very important relation of Differential and Integral Calculus. Now, tandaan nyo lang ito. No? Tandaan nyo yung konsepto na ito. That kung ano man yung nagawa ng Differential Calculus, kapag in-integrate mo yung result, it will go back to its original form. Kagaya dito, kung mapapansin nyo, if meron tayo ditong integral of f of x, okay, if meron tayong integral of f of x, kung ano yung in-integrate mo, pag di-differentiate mo ulit yan, babalik yan sa pagiging f of x. Okay? Bumabalik siya sa pagiging f of x. So it could be the other way around. Kapag di-differentiate mo yung isang function, tapos in-integrate mo afterwards, babalik din siya sa kanyang original na form. Okay? So ito yung isa sa pinaka makikita ninyo if there will be questions, no? Lalong-lalo na dun sa with regards to time rates, okay? Diba, kung naalala niyo during differential calculus, if let's say S will represent distance, okay? S represents distance, okay? First derivative ng distance with respect to time is ds over dt. Okay, kung sa derivative ha, ds over dt. And that is velocity. Okay? So if s is distance, we have differentiate distance with respect to time, it is now becomes velocity. Then i-differentiate mo siya ulit, then it will now become the second derivative of distance with respect to time. That is what we call acceleration. Diba? Acceleration. So as you can see, that is s, s prime, s double prime. That is distance, this is velocity, this is acceleration. That is derivative. So kung nakikita niyo dito, very important relation of differential and integral calculus, ganito lang yan. Kung meron kang acceleration na function, i-integrate mo, ang mangyayari, babalik sa velocity. Ang velocity, in-integrate mo, ang mangyayari, yung function mo, babalik sa distance. So, from distance, differentiate, magiging velocity. Yung velocity, i-differentiate, magiging acceleration. But if ang acceleration, i-integrate, magiging velocity. But yung velocity, i-integrate, magiging distance. Okay? So, yun, yung relationship ng distance, ng velocity at saka ng acceleration ng kumbaga distance if you have your differential and integral calculus. Napaka-importante kasi ma-introduce ito as early as possible para hindi mawala sa isip mo ano ba yung relationship, no? Ano ba yung relationship ng differential at saka integral calculus. So isa 'yon sa kanilang mga relationship, okay? So napaka-importante noon. So parang vice versa lang siya. Okay? Sige. Having said that, kapag ito lumabas sa board exam, yung mga ganitong klaseng tanong, okay, e bonus na ito. It is because I will teach you kung ano yung napakalaking kahinaan ng integral na ganitong klase sa board exam. Okay? Paano ba yung sikreto sa ganitong klaseng questions? Ito lang. No? Ito yung sikreto natin. Kapag differential calculus, yung naalala ninyo, sa differential calculus, sa calculator natin, merong differential function. Diba? Sa calculator, mayroong differential function. Kung sa differential gagamit ng differential, ito yung sikreto. Sa integral, gumagamit pa din ng differential calculus. Ulitin natin. Kapag differential calculus, gumagamit tayo ng differential talaga. Kapag integral calculus, gumagamit tayo ng differential calculus pa din. Okay? Kapag walang mga limits. Okay? Kagaya dito, walang limits. Okay? So ngayon, anong gagawin? Now, kung naalala ninyo sinabi ko kanina, yung unang slide talaga natin, is that if everything na in-integrate mo, pag di-differentiate po bumabalik, that means ang pinakamalaking kahinaan sa ganitong klaseng mga tanong is actually the choices.
So if meron kang function kagaya dito na 5, the integral of 5x raised to 4 minus 6x squared plus 2 over x squared. Anong gagawin mo? Hindi mo yan i-integrate sa calculator kasi si calculator merong limit palagi yan. Maghihingi siya ng limit. What you will do is actually i-differentiate, no? I-differentiate lahat ng choices. Okay? I-differentiate lahat ng choices. Then what you will do is i-check na lang kung sino dito sa apat yung mag-satisfy sa 5x raised to 4 minus 6x squared plus 2x, 2 over x squared. So ibig sabihin, parang mawawala yung integral. Kasi ikakalk mo na lang dito. Okay? So paano ba? Okay, para mas makita ninyo. Okay, let's say sabihin natin na last letter A. Okay? So, etong, ayan. Ang nasa letter A, ang gagawin mo lang ha, tandaan nyo ha, tandaan nyo ito. Sa choice, ang given, okay, ang given, ikakalk mo lang. So let's say 5x raised to 4, ayan. Kinukopya ko lang siya, minus, okay, minus 6x squared, okay, plus 2 over x squared, ayan. Ang ginagawa ko dyan, kinakalk ko lang yan, let's say x equal to 2, walang problema, ayan. Tapos, isustore ko yan sa A. So, ang ginawa ko, yung aking given, hindi ko in-integrate, kinalk ko lang, okay, using yung calc function at x equal to 2, tapos na-store ko sa A. Anong gagawin ko? Yung choices, i-differentiate ko yan. Okay, yun yung technique dito. Raised to 5 minus, we have x cube. Ayan. X cube minus 1 over x plus c. Okay. Sir, ano yung plus c? O, sa totoo lang ha, itandaan nyo palagi. Ano ba yung c? C is, by the way, sa integral calculus, c is an arbitrary constant. Ibig sabihin, constant lang yan. So, ibig sabihin, remember that everything na constant, dinifferentiate mo, magiging zero. So, ibig sabihin pala, hindi mo nang isasali yung C. Tandaan nyo na, hindi mo nang isasali yung C. So, pag dinifferentiate mo yan, remember kung ano yung ginamit mo kanina sa choices, o sa given na cal, sa pag-calc mo, let's say 2 yung ginamit natin, pag-press mo ng equal, ayan, may sagot siya. Anong gagawin ko dyan? I-divide ko yan ng A. O, hindi siya 1. Ibig sabihin kapag hindi 1, ano yun? Hindi siya match. So, what you will need to do now is go to another given, okay, another choices from the letter B tayo, x raised to 5, ayan, minus 2x cubed, ayan, tapos minus 2 over x, ayan. So, x equal to 2 pa din, kasi yun yung ginamit natin kanina sa, dun sa, ayan. Tapos, i-divide mo ng, okay, ano yung answer? I-divide mo siya ng A. Pag-press mo ng equal, 1. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, match sila. So, yun yung technique. Therefore, the answer for this question, okay, the answer for this question is makikita nasa letter B. Okay? So, ulitin natin yung, kumbaga, pinakamalaking kahinaan ng integral calculus is basically, it is the differential. You will differentiate not the given, but you will differentiate the choices. Okay? From the choices, tapos i-calc mo na lang dito yung given natin. Okay? So the answer for this question is nasa letter B. Ayan. What if ganito yung tanong? Okay? So if the first, ito first derivative na, no? Kung mapapansin mo. If the first derivative of x is 1 over x plus 1 over 1 plus x square. If f of 1 is equal to, sabi niya, pi over 4, find the f of x. Okay. Anong gagawin mo kapag ganito? Okay, simple lang. Dapat mo lang maintindihan anong ibig sabihin nito. Ito yung tinatawag na mga initial given. Okay? Ito yung tinatawag na mga initial given. So, ano ba ibig sabihin kapag ganyan? Okay, like for example, f of 1 is equal to pi over 4. Simple lang yan. Okay? Ang ibig lang sabihin yan is, the function of x, okay, is now a function of 1. So, kung nag-function of 1 na siya, hindi na po siya variable. Kaya nagkaroon ng pi over 4. Or let's say, sabihin natin, that if x is equal to 1, y is equal to pi over 4. Para mas makita ninyo, let's say sabihin natin naka-y lahat ito. Ayan. Okay?
So ayan yung ibig sabihin niya. So ang pinakamalaking kahinaan kapag merong tinatawag na mga initial given is to actually use the initial given para i-check yung nasa choices. Natural. Gamitin natin yung kaniyang kahinaan kasi nga kung ano yung tinatanong nasa choices na yun, and kung meron man ditong mag-satisfy sa dito, then that will be the correct answer. So kung gagamitin natin dito, ito kalak na lang diretso, wala nang integrate. Okay? Kasi ang hinahanap dito is the f of x. So, kagaya dito, let's say sabihin natin kay nakaila sa A. Okay? So, sabihin natin, nakaila letter A is log of absolute of x plus arctan, okay? Arctan of x plus 3. Ayan. Pag i-calc mo yan, ang ilalagay mo na x is 1. Kasi yun yung nasa initial given kanina. So, 3.7, tingnan natin kung equal ba yan sa pi over 4. Okay, tingnan natin kung equal to ba yan sa pi o hindi. So, yung ibig sabihin, hindi siya yung tamang sagot. So, ngayon, anong gagawin mo? Nasa letter B kasi, nasa letter B is log of absolute of x plus arctan of x, wala nang plus 3. So, tanggalin mo na lang yung plus 3, calc mo ulit, let x be equal to 1. Ayun, lumabas talaga yung pi over 4. Okay, lumabas talaga yung pi over 4. So, ayun, nagsatisfy siya, no? Nagsatisfy siya dun sa initial given. So, yun yung kahinaan kapag may mga initial given. So, the answer for this is makikita nasa letter B. Okay, take note of this type of approach. It is because pagdating ng differential equation, there is a similar situation that you will use the initial given to find the answer from the choices. Okay, so yung ganitong klaseng approach sa may mga initial given, gamitin natin. No? Huwag nating sayangin yun. Okay, so yun yung isang, kumbaga, pwede mong ma-encounter, no, ng mga question dito. Now, mapapansin nyo, ito yung magiging long method niya, manual process, but hindi mo na kailangan din talaga. Okay?